What's up guys, Adrian here. Welcome to another episode of Motorista Adventures. Today, nandito tayo sa Honda, Cagayan de Oro. Para tignan natin kung ano yung mga changes dito sa ating Honda HR-V na RS variant. Si Honda HR-V has been around for quite some time dito sa Philippines. Bagong update lang nila yung ating Honda HR-V. So ito, what we have here is a color gray na HR-V, which is RS variant, so top of the line variant ni Honda HR-V. So tignan natin kung ano yung mga differences nito compared to the normal Honda HR-V. And mention ko na lang kung ano yung mga observations ko sa kotse na to. Okay? Kasi I will not go into detail na talaga about the Honda HR-V. Marami na naka-review na ako before. So tignan na lang yung review ko. But today we'll mention the changes sa RS variant. Okay, minor changes pero baka naman if you're looking for this car, malaman nyo kung ano yung mga differences nila. Okay? So tara, start tayo sa ating observation nating Honda HR-V na RS. Okay? Alright. So ayan guys, we have here the Honda HR-V RS variant. As you can see, yung una na notice ko sa kanya is yung chrome dito sa grill. Iba siyang chrome, parang gold. Okay? It's not the silver one na andun sa ating Jazz. So dito parang medyo gold siya. Okay? I think it's almost the same as that HR-V there. Okay? Pero parang medyo mas different to siya. Parang mas different ito. Okay? And so, isa sa mga bago dito is meron siyang piano black na front lip. Okay? And yung ating fog lights is all LED compared to the circle ones before. I don't know if that this is true for all the newer models ni HR-V. Pero for the RS variant, we have full LED. Okay, na fog lights. Full LED headlights din. And pati yung signal lights is full LED. Pati na din yung daytime running light. Looks very, very premium. Okay. So, punta tayo sa ating wheels. Different din siya sa normal na HR-V. So, as kung titignan nyo, very futuristic. Akala nyo manipis yung kanyang spokes, pero makapal to guys. Naka-black lang yung ating wheels. So, ganito ka-thick yung ating spoke. No? Or yung ating rims. Yan. So, piano black with that silver metallic finish sa harap. Okay. So, yung tires na ginamit nila dito is EnaSave, which is from Dunlop. 215x55R17. And dito sa kanyang wheel wells, meron tayong piano black finish as well, which continues down dito sa kanyang, hindi siya stepboard, parang side skirt. Okay? Yeah. So, onto the back, what the RS variant differs is that yung bumper niya is again this parang gloss black bumper with your reverse sensors, no? And then meron tayong RS badging here. Meron din tayong full LED tail lamps. Okay? And parang smoke covered yung ating reverse and signal lamps. Okay? So, other else, same lang sila sa normal na HR-V na top of the line. Okay. So, again, same lang sila dyan. Okay, so punta tayo sa driver's side. Tignan natin kung ano yung different. Okay, so pasok tayo sa ating HR-V. Alright, so ngayon guys, nandito tayo sa loob ng ating Honda HR-V. And as you can see, yung dashboard nito, okay, at first glance, very simple, very clean. Again, almost lahat ng Honda cars, very clean, simple interior siya. Hindi naman siya yung parang sobrang plain, pero very simple yung pagka-design. Okay? Meron bang mga nice touches dito, like yung air vents niya, yung parang yung buong passenger side na part. Ating dashboard is all air vents. Okay? Again, yung hindi ko lang gusto is yung entertainment system. Kenwood yung gamit, aftermarket. Okay? So, mas maganda yung integrated, no?
Parang seamless siya sa kotse para sa akin. Alright, so moving on. Backlit yung gauges natin kaya hindi niya siya makikita ngayon. Alright, so nandito yung speedometer sa center, and then yung ano, yung dito sa side is yung ating rev counter, and then yung digital panel natin nasa right side. Okay, so dito naman sa steering wheel ni HR-V na RS, thick rim with some nice white stitching here. Okay, we have cruise control as standard, you have audio controls, paddle shifters. Okay, since this is a CVT transmission. Alright. Next is, meron tayong engine start stop button here. Full digital climate control without buttons, which I don't agree. Okay, mas maganda yung merong knobs, di ba? Dito naman, we have here your shifter with PR and DS gears. Okay, so meron tayong PR and DS sa kanya shifter. Okay, so yung kagandahan ni HR-V, meron siyang park or electric parking brake. Meron din siyang brake hold function para kung nasa traffic ka, press mo lang to. You don't have to worry about the car moving, no, kung nasa traffic ka. So hindi sasakit yung paa mo. We're back. So ngayon, nandito na ako sa ating ano, sa passenger side. As you can see, maluwag si Honda HR-V. Okay, and yung isa sa kagandahan dito is yung leather seats ni Honda HR-V. Very premium perforated leather siya, and very nice to touch, no, and then very soft talaga siya. Okay, so feel ko sobrang relax nito I drive. Okay, so for the speakers, meron tayong 6 speaker setup ni Honda HR-V, and as you can see sa likod, maluwag si HR-V. And then yung ano pa nito, yung second row, pwede mo siyang i-fold up yung ating seat base. So, pwede kang maglagay ng mga tall items without any issues. Doon din sa likod, maluwag and very spacious. Okay? So, kung i-compare ko to sa sarili kong CR-V, although yung CR-V mas, ano siya, mahaba ng onte, hindi siya ganun ka, ano, kalaking difference talaga when it comes to space. So, overall, maluwag pa rin si, ano, maluwag din si HR-V. And yung isa lang siguro, no, na pwedeng ibago dito is yung kanyang ano, headliner, kasi parang monotone yung ano, yung look ng interior, medyo dark, no, compared to the white. Kung white dito, mas ano siya, airy feeling, and mas ano siya, mas parang mas claustrophobic dito compared sa ano, yung feeling lang, ha, compared sa Jazz, kasi mas malaki yung window dito, parang maliikli, kasi again sleek looking kasi si ano, si HR-V. Okay, so nga pala, isa sa mga hindi ko palaging nami-mention is that meron siyang split dito na ano, na console. Okay, so yan, split console to. Nandito yung ating 12-volt outlet, and then couple of blank switches dito. Okay, so pwede siyang lagyan para secret, hindi mo makikita yung mga phones mo or whatnot. Kasi dito, kasi pag nilagyan mo to ng gamit dito, pwedeng magaskas yung finish dito, eh. And then, pangit siyang tignan. Meron na nga onti, eh. Okay. Engine ni Honda HR-V, guys, is a 1.8 liter, which also is the same engine as with the Civic na S or E. Okay, so 1.8 liter CVT transmission, which is paired to that engine. Okay, so yung mga numbers ng ating engine, lagay ko na lang sa video na to. Okay? So, para hindi tayo magkalituhan. Okay. I mean, lagay ko na lang. And if you have any questions regarding the Honda HR-V, guys, let me know down. HR-V, let me know down in the comments. And for the pricing, no, hindi ko pala nasasabi. Tignan natin yung price. HR-V. Okay. So, for the price, no, si Honda HR-V is priced at 1,548,000 Philippine pesos, which is, I think, quite expensive, no? But again, you have that Honda engine na very smooth, very refined. Honda quality talaga, guys, maganda. Okay, so yan. And then hopefully, no, kasi to stay competitive talaga, I hope Honda will release something like yung pang-competensya ni Fortuner, pang-competensya ni mga pickup trucks, ganun na i-release nila dito sa Philippines. Kasi sayang, no, mas maganda kung maraming competition. And I'd really like to see a Honda
building something, no, na magko-compete sa Fortuner, Everest, ganun-ganun. Okay? And hopefully, very, very, very soon, gawin nila yun. Okay? Sana. Okay? So, yun guys, so this is the Honda HR-V. I hope you like this video. Very short video lang to, guys. Talking about all the things that I noticed sa RS variant, and it's not a lot. Almost the same lang siya sa regular na HR-V. Okay. So once again guys, this is Adrian. Don't forget to like, share, and subscribe para marami tayong marireview na video dito. And I'll also thank you guys for always staying in this channel and trusting in this channel. So once again guys, this is Adrian. You are watching Motorista Adventure, and I'll see you on the next video. Peace out.